Binawi niya ang kamay na hawak ng binata at saka walang anumang napahalukip-kip sa harap nito. Wag niyo na po ako nandiin dahil faithful po ako kay Sir Giancarlo. So ano po yung proposal ninyo? Pumormal na ang mukha ni Clara. Ayaw niyang isipin ng binata na kahit sinong babae mahuhulog sa karisma nito. Nawala na ngang nangaakit na mukha nito kahit nakangiti pa rin. Alright, as what I've said, gusto ng lolang mapalapit kami sa'yo and we're still not sure to what extent. You have the opportunity to get close to Giancarlo. I can help you kung kailangan mo ng tulong pero isa lang hihilingin ko. If ever makapag-desisyon ang lola or papa yun ulit siya na manguhula na isa sa amin ang dapat magpakasal sa'yo, ikaw na sanang tumanggi. Sumeryoso na ulit ang mukha nito. Natigilan si Clara habang nanatiling nakahalukip-kip sa harap ng binata. Paano na ang goal niya maging Mrs. De Luca kung tatanggi siyang magpakasal kay Giancarlo? Gaya rin ang sabi ko, Claire, gawin mo ang lahat ng gusto mo kung sa tingin mo kaya mong mabaling ang atensyon sa'yo ni Giancarlo. I will help you in any way. You will also say no to a forced marriage. I know kung gaano mo kagusto ang kapatid ko pero gugustuhin mo pa rin bang magpakasal sa kanya kung sapilitan lang sa part niya? Knowing my brother, he will do anything for Lola. So it's possible na papayag siya kung sakali mang ipilit ulit ng Lola na ikasal ang isa sa amin sa iyo. There will be no problem kung tuluyang mahulog na nga ang loob ni Giancarlo sa iyo and say yes to your marriage. I hope I made myself clear. Nahabang paliwanag nito, napakurap-kurap lang si Clara at nakatingin dito. Pilit pang ipinapasok sa utak ang ipilit kong sabihin. You can count on me. Kung may kailangan ka para magustuhan ka rin ni Giancarlo, you can ask me anything about him. I can even help you with the makeover. As long as nandito ka, gamitin mong pagkakataon para mapaibig ang kapatid ko. But if ever hindi ka nagtagumpay at ipagpilitan ng lolang maikasal si Giancarlo sa'yo or kahit ako, ikaw na ang humindi and I will help you start a new life. Malayo sa amin, malayo kay Giancarlo. Meaning, tutulungan siya ni Adrian magkaroon ng bagong buhay. Like, babayaran siya to make sure na maayos ang buhay niya pero magpapakalayo-layo siya sa mga ito. Medyo na-hurt siya sa part na yon. Parang pinapahiwatig ng binata na kailangan niyang umalis sa buhay ng pamilya nito. Hindi kaya, pakonswelo lang nito yung tulungan kuno siya na mapaibig si Giancarlo kahit alam nitong malabong mangyari yon para umuo lang siya na lamayo sa mga ito sa huli. Nakipagtitigan siya sa binata. Siya pa naman ang babaeng hindi basta-basta susuko kapag may gusto. Deal! Confident na sabi ni Clara. Ngumiti na rin to at saka inabot ang isang kamay sa kanya. It's a deal then, Claire. Nakipagkamay siya rito habang nakatitig pa rin sila sa isa't isa. Alam niya pare-pareho silang may kani-kaniyang hangarin sa deal na iyon. Ito'y para tuloy makipagbalikan kay Hannah na di naiisipin na pinagkasundong kasal ng kakambal at ng ex. Siya ay para makuha ang puso ng minimiting si Giancarlo. Kung magtatagumpay silang pareho, sigurado ito na ang pinakatamang desisyon na nagawa nila sa buhay nila. Sa kabilang banda, nakaupo si Clara sa kama, hawak-hawak ulit ang librong panggayuma. Kailangan na iyon para maputarayan kay Adrian na kaya niyang mapaibig sa Giancarlo. Ayaw niyang dumating ang panahon na kailangan niyang umalis sa buhay ni Giancarlo. Ilang taon din niyang iningatan ang nararamdaman niya para sa binata para lamang isuko yon sa bandang huli. Tatlong katok ang nagpatigil sa kanya sa ginagawa. Agad tumayo siya at nagtatakang binuksan iyon. Nakita niyang nakaputing short at maong na pantalon na si Adrian. Halatang bagong ligo ang binata. Get dressed, Claire. Aalis tayo, aniya. Magtatanong pa sana si Clara kung saan sila pupunta, pero mabilis na itong umalis sa harapan niya. Naisip niya ang sinabi ni Mrs. De Luca tungkol sa trabaho niya. Ang sabi, walang pinipiling oras at araw ang trabaho niya. Hanggat kailangan ng serbisyo niya, dapat lagi siyang handa. Mabilis sinara niya ang pinto para makaligo na. Pagkaligo, isang puting shirt at pantalon na kulay green ang suot niya. Mabilis ang sinuklay niya ang buhok at tinali yon lahat. Inayos niya uli ang malaking salamin sa mata at tinulipan lamang sarili sa salamin bago lumabas ng tuluyan. Isang maliit na sling bag lang ang dala niya na naglalaman ng phone niya. Tinignan niya ang oras, mag-aalauna pa lang ng tanghali. Kitatapos lang niyang kumain ng katokin siya ni Adrian. Mag-isa lang siyang kumain kanina dahil di niya nakita kahit isa sa mga ito. Ang sabi ng katulong laging tumatambay lang si Mrs. De Luca sa kwarto o kaya naman sa library lang lalo at wala ang nurse nito kapag linggo. Si Giancarlo daw maagang umalis para makipagkita sa isang kliyente. Kahit palilinggo nagtatrabaho rin to.
Pababa na siya ng hagdanan at nakita niya si Adrian na prenteng nakaupo sa malaking sofa sa sala. Tiningnan nito ang kabuuan niya. Tumagal ang tingin nito sa rubber shoes na suot niya. Napatingin din tuloy siya sa sapatos niya dahil baka yung pink na rubber shoes na naisuot niya. Mabuti na lang di yun ang nahilan niya kanina. Tumingin naman to sa shirt niya. Couple shirt ha? Sakala niya naalala na puting shirt din pala ang suot ng binata. Wait, magbibihis lang ako na madalian. Babalik sana siya sa ulit sa itaas nang pigilan siya ni Adrian. It's okay, Claire. I don't mind. Alikan at marami tayong daraanan ngayon. Sabi nito at tumayo na sa pagkakaupo. Napaharap ulit siya sa binata. Mas lalo napaisip kung saan sila pupunta. Gamit nila ang kotse nito. Alanganing umupo siya sa tabi ng lalaki. Gustong gusto niya sanang itanong kung saan sila pupunta pero pinipigilan niya lamang. Wala silang imikan habang nagmamaneho ito. Kumunot ang noon niya nang sa isang parking area ng malaking mall sila tumigil. Anong gagawin nila doon? Mag-grocery? Siya na ang kusa nagbukas ng pinto sa tabi nang itigil ito ang sasakyan. Walang imek na sunod ng sunod silang siya sa binata. Mas lalo pa siya nagtaka nang sa isang butik na pamabae sila pumasok. May bagong kaharutan siguro ang binata at bibilan ito ng damit or lingerie para ma-score. Ew! Agad na sinilubong sila ng isang babae. A gift for your lucky girlfriend, sir? Malambing na tanong ng sexing empleyado roon. Can you help her with some clothes? Nilingon pa siya ni Adrian ang sabihin yon. Tama bang narinig niya? Nakita rin niyang natitigil ang ekspresyon ng babae nang mapatingin sa kanya. Di na iba sa kanya kapag tinitingnan siya ng mga kababaihan mula ulo hanggang paa. Siya po ang tatanungin kung anong damit na bibilhin mo para sa girlfriend mo? Parinigurado ng sales lady. Para sa kanya, ang mga damit na bibilhin ko. A sister, huwag mong sundin kung anong damit na gusto niya. Piliin mo ang mga damit na nababagay sa kanya. Don't worry about the price. Lahat ng sa tingin mo'y babagay sa kanya, bibilhin ko. Walang anumang sabi ni Adrian. Pareho silang nakatanga sa mukha ni Adrian habang nakikinig dito. Agad nang bumaling naman ang lalaki sa kanya. I'll be back after an hour or do you need more time, miss? Tumingin ulit si Clara sa empleyado. Okay na po yun, sir. Parang di pa rin makapaniwalang sagot nito. Claire, paalam nito sa kanya sa baygindan. Tumalikod na to pero pareho pa rin sila nakatanga lang ng sales lady. Ito ang unang natauhan at nagsalita. Paano mo nagayumang ganun kagwapong lalaki? Pinagmasdan pang buti ng babae ang mukha niya. Itatama niya sanang maling akala nito pero parang mas gusto niyang inggitin ang babae kaya't ginitian niya ito na napakatamis. Hindi ko siya kailan gayumahin para mahumaling sa akin. Nangiinggit na sabi ni Clara at tumalikod na at binaling ng pansin sa mga damit sa gilid niya. Talaga bang andon sila para mag-shopping ng mga damit niya? Tiningnan niya ang presyo ng isang damit na nahawakan. Nanlaki ang mata niya sa presyo. Ang mahal! Ma'am, isukatin niyo po ito. Nilingon niya ang babae at may inabot ng isang damit na nakahanger pa rin. Kinuha niya yan at tiningnan. Hindi ako nagsusuot ng ganyan, tanggi niya. Kulay beige na sleeveless at hanggang tuhod ng haba. O sige, mamili na lang po kayo ng gusto ninyong habang kukuha rin ako ng damit na pwede niyong pagpilian pagkatapos mong mamili. Sumang-ay naman siya. May nakuha na siyang 5 blouses at 5 slacks. Di niya na kailangan isukat ang mga yun dalalam niya, kakasya naman ang mga damit na yun sa kanya. Napakamot lang sa ulo ang babae na makita ang mga napili niya. Saka naman bumalik si Adrian at tiningnan ang basket na pinaglagan niya ng mga damit na napili. Hindi maipinta ang mukha nito nang tingnan yon isa-isa. Walang imek na binigay nito ang mga damit sa sales lady hanggang sa huling piraso. Pakibalik ang mga yan. Walang kangiting-iting sabi nito. Magsasalita sana si Clara pero tiningnan lang siya ni Adrian kaya nanatiling lang siyang tahimik. Ito po ang mga napili ko para sa kanya, sir. Inialok naman ang babae ang mga damit na nilagay nito sa isa pang basket na ito ang namili. Umaliwala sa mukha ni Adrian ang tingnan ng mga iyon. Napatingin din to sa kanya na para bang ini-imagine kung anong mukha niya pagsuot ng damit na iyon. Alright, kukunin ko yung lahat. Here's my card. Sabi ng binata na para bang nasiyahan sa mga kinuhang damit ng babae para sa kanya. Inabot pa nito ang credit card nito sa sales lady. But, no buts, Claire. We have a deal. I am doing this for you so you should be thankful. Inirapan niya lang ang binata. Nakalimutan na yata niyang boss niya ito. 5 paper bag na malalaki ang bitbit ni Adrian paglabas nila. Kukunin niya sana mga yon dahil nahiya siya sa binata pero iniwas lang nito ang mga kamay. Nang mapagod, hinayaan na lang ito.
Nasa harap naman sila ng isang salon. Napatingin pa siya kay Adrian bago sila pumasok. "Don't argue with me, Claire. Pumasok na tayo." Bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya ng binata. Sinalubong naman sila na isang Becky na kumikislap pa ang mga matang tumitig sa mukha ni Adrian. "She is the customer," agad na sabi ni Adrian sa Becky at tinignan siya para mapabaling ang atensyon ng Becky sa kanya. "Oh, just name the price and do anything you can, but just don't change her curly hair." Yun lang ang instructions ni Adrian. Tsaka umupo na ito sa isang upuan at binaba ang mga bitbit. Masisingil ko talaga siya ng mahal nito. Mukhang mayaman naman si Pogi. Boyfriend mo ba yun? Parang di rin makapaniwalang tanong ng Becky. "Yeah, kaya wag mong nalangdadiin yon dahil dead-dads din na dead sa yun sa akin." Walang kangiting-iting sagot ni Clara. Napapagod na siya sa tanong ng mga ito. Kahit habang naglalakad sila ni Adrian, pinagtitinginan sila ng mga tao. Para bang isang himalanga na maging girlfriend siya ng lalaki? Paano na lang kapag asawa niya na si Giancarlo? Ilang hindi makapaniwalang tingin at tanong ang haharapin niya araw-araw. "Hay nako. Umupo ka na, dear, dahil mukhang marami akong tatrabahuhin sa'yo," sabi ng Becky. Hinila na siya sa harap ng malaking salamin. Napalingon na kasi sa kinaupuan ni Adrian na nakatingin din pala sa kanya. Ngumiti ito at saka nag-thumbs up pa. "OMG, ang swerte mo talaga kay Pogi. Suportado ka all the way," sabi ng Becky na nakatingin din kay Adrian. "Actually, ako raw ang swerte sa buhay nila," nakangiting sabi niya. "Ay, gusto ko yung confidence mo, girl," malakas pang sabi ng Becky. Di niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo lang sa loob ng salon dahil sa tingin niya ay nakatulog pa yata siya habang busy ang Becky sa kung anong ginagawa nito sa mukha at buhok niya. Tinatapik nito minsan ang pisngi niya para magising siya kapag kailangan nitong banlawan ng buhok niya. Nakita niya naman ang ekspresyon ni Adrian sa salamin na nakatutok ang atensyon sa phone nito. Nakita pa nga niya itong tumayo isang beses para lumabas habang may kausap to sa phone. May mga babae namang naka-assign para maglinis sa mga kuko niya sa kamay at paa. "Malapit na tayong matapos, pero parang di bagay ang suot mo sa ginawa ko makeover sa'yo. Mga damit mo ba yung dala ni Pogi? Palitan mo muna ang damit mo bago yung finishing touches ko," maya-maya sabi ng Becky habang nakatingin sa kanya sa salamin. "Wag na, uuwi lang din naman kami ng bahay pagkatapos dito," tanggi niya. "What? Nag-live-in na kayo ni Pogi?" Napangang tanong ng Becky na nalingon pa si Adrian. Umikot lang mata ni Clara bilang sagot dito. Wala siyang panahong mag-explain. Matagal na napatitig naman ng Becky kay Adrian. "Alam mo, parang familiar sa akin si Pogi. Para nakikita ko na siya." "Ay, si Adrian De Luca pala siya," napatingin sabi ng Becky na makmukaan niya ng tuluyan si Adrian. Napatingin tuloy dito ang lahat na nasa salon. "Huwag kang maingay, dudumugin pa ng mga tao yung boyfriend ko." Sinakyan niya na lang ang maling akala ng Becky. "Ala, ikaw ba si Mysterious Woman?" Sa kanya naman bumaling ang di makapaniwalang tingin nito. Sasagot pa sana siya nang bigla tumayo na si Adrian tsaka lumapit na sa kanila. "Is there a problem?" Nagbababala ang mga tingin niya sa Becky kaya't hindi agad to nakaimig. "By the way, please wear this. We'll have a dinner together." Inabot ni Adrian ang isang paper bag ng damit at isa pang bag na may lamang sapatos. Napatakip naman sa bibig nito ang Becky para pigilan ang pagtili. Naasiwa siyang bigla nang titigan ni Adrian ang mukha niya sa salamin na parang tinitingnan na resulta ng ginawa ng Becky. "Great!" Maikling sabi nito na nakangiti at saka tumalikon para bumalik sa inuupuan nito kanina. Ayaw niya sanang magbihes pero ayaw niya naman na tuluyang makiusyoso mga tao roon. Tumayo siya at pumasok sa loob ng restroom ng salon. Tinignan niya ang loob ng paper bag at nakita niya roon ang unang damit na pinili ng sales lady sa kanya. Yon ang kulay beige na sleeveless na hanggang tuhod ang haba. Shete! Tinignan niya naman ang sapatos na nasa isa pang paper bag. Nakita niya isang kulay cream na high-heeled shoes na hindi naman ganon kataas ang tahong. Bakit kasi may pa-dinner-dinner pang nalalaman tong si Adrian? Asiwang-asiwa ang pakiramdam niya nang lumabas sa cubicle ng restroom. Pakiramdam niya exposed na exposed ang katawan niya kahit di naman sexy ang dating ng damit. Di lang kasi siya sanay na nakikita mga binti at mga braso niya. Okay lang siguro kung pants or shorts pero yung dress, pakiramdam niya kapag humangin ng malakas ay makikita ng panloob niya. Tinignan niya ang mukha sa salamin. Di niya alam kung anong ginawa ng Becky sa mukha niya pero mukhang umaniwalas yon. Yung kita niya na nagsimula na namang kumalat ay naayos na uli. Yung buhok niya na natiling kulot pero hindi na buhagag.
Napatitig pa siya sa buhok dahil parang nag-iba ang kulay nun. Oh no! Ang kulay pa talagang pinili ni Becky ay kapareho ng kulay ng buhok niya bilang si Mysterious Woman. Sana naman di makahalata si Adrian at mamukhaan siya. Tinanggal niya ang rubber shoes at sinuot ang isa sa mga sapatos na binili nila kanina. Hindi siya sanay magsuot ng sapatos na may takong. Inayos niya ang mga tinanggal na damit at ipinasok sa paper bag. Ilahila pa niya pababa ang damit na suot dahil parang naiiklian talaga siya doon. Ayaw na yata niyang lumabas. Bago pa siya katukin, mabigat ang loob na lumabas na rin siya. Nakakahiya. Mabuti na lamang at tatlong customers na lamang naiwan sa ramang salon. Ay! Biglang tili ng Becky nang makita siya. Lumingon tuloy ang lahat sa kanya. Mabilis itinakip ni Clara ang dalang paper bag sa harap ng mga binti niya habang nalakad palupit sa Becky. Nakita niyang nakatingin din si Adrian sa kanya pero hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Inaasahan niya ang ngiti na naman to na parang nanonudyo pero wala naman siya nakitang ngiti sa mga labi nito. Hindi yata nito na gusto na itsura niya eh. E ano pang pakialam niya? Pinaupo siyang muli ng Becky sa upuan para lagyan siya ng makeup. Pinatanggal muna nito sa kanya ang salamin niya sa mata. Pabili ka ng contact lens kay Adrian ha? Mawawala ng saysay ang ginawa ko sa'yo kung suot mo pa rin ito nakakalosyang mong salamin. Anang Becky. Walang imek na tinago niya sa loob ng bag ang salamin sa mata. Noong kang susundin niya ang payo nito. Nang kalahating oras pa bago tuloy matapos din to sa pagkolorete sa mukha niya at pag-ayos ng buhok niya. Nakalugay lang kulot niyang buhok. In fairness, di na siya mukhang bruhang tingnan kahit nakalugay yon. Ayan, sigurado magiging mainit ang gabi ninyo at pogi mamaya. May sexy nighties pa siyang binili for you? Pabulong pang tanong nito. Yuck, ang dumi ng utak mo. Sagot niya na parang kinikilabutan pa sa sinabi nito dahil biglang naglalaro sa utak niya eksenang naka-nighties nga siya habang walang damit na pang itaas si Adrian. Di niya mapigil ang uminit ang mga pisngi niya habang nakikita mga imahingan sa utak. Aminin, nililook forward mo rin yun. Mas lalo pa siyang tinutokso ng Becky nang mapansin ang namumulang mukha niya. Imbes sumagot, tumingin siya sa salamin para silipin si Adrian. Mas lalo lang din naman na umiinit ang pisngi niya na magsalubong ang mga mata nila. Nakahawak sa labi nito si Adrian at parang ang lalim pa nang iniisip na nakatitig sa salamin. Naparunok na iniiwas niya ang tingin dito. Uy, nakita ko yun ha. Baka walang dealer na mangyayari. Baka iuwi ka na ng diretso ni Loverboy sa bahay. Humalakak pa ang Becky pagkasabi nun. Umiwi lang ang mukha niya at di na pinatulan pa ang panunokso nito. Shit eh. Bakit ang init pa rin ang mukha niya? Clara si Adrian yan. Hindi yan si Giancarlo. Ika nga ni Adrian, don't confuse your feelings dahil lang magkamukha sila ni Giancarlo. Ang sarap batukan ng sarili niya dahil kumabog na lang biglang dibdib niya. Pinatayo na siya ng Becky na matapos na siyang ayusan ito. Sinuot niyang muli ang salamin sa mata para makita niyang mabuti ang sarili. Nakangiting hinintay ng Becky ang reaksyon niya. Naalala niyang mukha ng gabi ng party. Napangiti siya. Napalis lang yun na makita niyang mukha ni Adrian na nakatitig din sa kanya sa salamin. Wow, Claire! One of these days, I might let you sign another contract. Di naman to umingiti pero parang mas kumakabog ang dibdib niya kapag hindi siya tinutudyo ng binata. As a model? Wala sa loob bang tanong niya. Tumabay ang Becky nang mas lumapit si Adrian sa kanya at tinawakan siya sa balikat para ipaharap dito. Possibly, if he will get this out of the way. Hindi nito inaalis ang tingin sa mukha niya nang kulin ang salamin sa mata niya. Napakurap-kurap pa siya nang tanggalin nito iyon. Basta na lang inilagay ni Adrian ang salamin sa loob ng isang paper bag. Sakala niya na pagtanto, hindi naman seryoso si Adrian sa sinabi nito dahil nanonudyo na ulit ang ngiti ng binata. Ang Becky sa gilid niya kumuha na ng phone nito at di niya alam nagpipicture kumukuha ng video nila. Kilig na kilig pa ang mukha nito. That's more like it. Nakangiti ang sabi ni Adrian ang titigan pa rin ang mukha niya. Nakikita pa niyang mabuti ang mukha nito dahil nasa malapit lamang siya. Pero ang mga nasa paligid nila ay malabong malabo na sa paningin niya. Shall we? Tanong ni Adrian. Lumapit pang isang babae para ibalik kay Adrian ang credit card nito. Nagpasalamat naman to. Lalo na sa Becky. Dumukot pa ng wallet ang binata para bigyan ng tip ang Becky. Bit-bit na ni Adrian ang mga pinamili nila nang lumabas sila ng salon. Dahan-dahan naman ang bawat takbang niya dahil di nga siya sanay sa magsuot ng sapatos na may takong. At saka isa pa,
Hindi siya masyado nakikitang lalakaran dahil wala nga ang salamin sa mata. Napalingon si Adrian sa kanya nang hindi siya makita sa tabi nito. Nakita nga siya nitong paika-ika kumaglakad. Nakangising binalikan siya nito. We will be late for dinner. So next time at tayo bumili ng contact lens para sa mata mo, kumapit ka na lang muna sa akin. Pabulong na sabi nito na makalapit na sa kanya. Mabilis na kumapit nga siya sa isang braso ng binata dahil baka nga matumba pa siya nang wala sa oras. Narinig niya pa ulit ang mahinang pagtawa nito at nagsimula na silang maglakad. Sakala nakahinga ng maluwag. Si Clara ang nasa rap na nila ang sasakyan nito. Sumakay na siya agad nang nilagay nito ang pinamili nila sa likod ng kotse. Na makaupoy gustong gusto na siyang tanggalin ng sapato sa suot. Napatay naman siya sa mga hita niya na ranang nakabandera dahil sa pag-upo niyang iyon. Nilagay niya ang dalawang kamay sa mga hita para takpan ang balat na nai-expose. Pagkaupong pagkaupo ni Adrian sa driver's seat, napansin agad nito ang dalawang kamay niya sa mga hita niya. Hindi naman to umimik pero umiti lamang nang simulan ng paandarin ng kotse. Huminto sila sa isang restaurant na alam niyang mamahalin. Di niya nainintay na pagbuksan siya ni Adrian at bumaba na siya ng kotse. Hinila niya naman ang damit pababa. Napapitlag pa siya na maramdaman ang kamay ni Adrian sa bewang niya. Baka mapunitan ng tuluyan yung damit sa kahihila mo. Malapit sa tenga niya ang bibig nito nang magsalita ang binata. Andun ulit yung nakakapangilabot na sensasyon, lalo pa na maramdaman niya ang init ng hininga nito sa leeg niya. Shit, si Adrian yan, Clara, hindi si Giancarlo. Ipinilig niyang muli ang ulo at ang bahag niyang yumuko. Are you okay? Worried na tanong ni Adrian na hindi pa rin naalis ang kamay sa bewang niya para alalayan siguro ulit siya sa paglalakad niya. Yeah, I'm fine. Agad na sagot niya na umatras ng konti papalayo sa binata. Napansin naman ng binata ang reaksyon niya kaya't inalis ito ang kamay sa bewang niya. Oh, I get it. I am not Giancarlo, so no touch. Itinaas pa ni Adrian ang dalawang kamay nito tsaka lumayo na rin ng konti sa kanya. Tumalikod na ito para mauna nang maglakad. Humakbang na rin si Clara at biglang napangawi dahil nakalimutan niya naka-heels pala siya. Sino ba naman kasi nag-imbento ng heels-heels na to eh? Inis na sabi pa niya sa sarili. Maingat ang bawat hakbang niya sa takot na baka matumba. Malayo-layo si Adrian sa kanya nang lingunin siya nito. Nakita nito ang paglalakad niya. Mumuntong hininga ito at saka siya binalikan. Just pretend I'm Giancarlo hanggang sa makaupo ka na sa loob. Parang nawalan na ng pasensya ang sabi ng binata at ito na ang kusang kumuha na isang kamay para ipasalikop sa isang braso nito. Di na rin siya pumalag. Imbes, kinapit na rin niya isa pang kamay sa braso nito bago sila sabay na naglakad papasok ng restaurant. Ano ang gagawin ni Clara sa mga sinabi sa kanya ni Adrian? Mapanindigan niya kaya iyon? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.